makapag-record na. Yun. Okay, so... Okay, so ulit. So, last time we had... Okay, wala pala talaga yung aking... I think it's because of the sharing of... Okay. So, ito ulit. So, as I was saying, ito, magkakaroon tayo ulit ng quiz nito by I'll be uploading it tomorrow. So, we'll now proceed with the next topic, which is on these theorems. Okay, so the first one is the natural exponential function. The derivative of e to the x will just be itself. Ito lang ang function na ang derivative niya ay itself. Except when the exponent of e turns out to be an expression in terms of x. So just like rule number 8. Yung rule number 8 natin, it is a rule wherein if you have to get the derivative of e to the u, all you have to do is to again copy everything, but you have to multiply it with the derivative of the exponent u. Okay. Rule number 9, on the other hand naman, a derivative of the natural exponential, so the derivative of ln x would just be simply 1 over x. Okay, very similar yung rule number 10. Ito naman, kapag yung ating, instead of x, we have an expression in terms of x, yung argument ng natural logarithm. So, very similar din sa rule number 9, ang pagkakaiba lang dito, yung denominator, since the derivative of x is 1, parang ito, derivative ng x ay 1. Dito naman, derivative nung u, o derivative nung ating argument, lalagay lang natin sa numerator. Okay? So, as an example, let me show you an example here. Okay, lalabas ko yung aking mahiwagang sulatan. Okay, so... Nakikita ba? Hindi ko na nga lang sa screen. Okay, ito. So how do we get the derivative of y equals e to the x plus e to the 3x plus e squared? Okay, so ito, notice we have a few exponential function wherein the exponents are different. Okay, ano pagkakaiba ng una? Ito, yung una is just plain e to the x. So parang gagamitan lang natin itong rule number 7. Ay, rule number 7 ba yun? Ah, yeah, rule number 7. Okay, so using rule number 7, we just have to simply copy this. Ito naman, pagkakaiba nito, notice that the exponent now is not just x. Okay? Hindi na lang x. So, ang mangyayari dito, after copying the whole thing, we will just get the derivative of the exponent 3x. We know how to get the derivative of 3x, right? So, we'll have that later on. Next, how about this third term? Okay, so dito sa third term, ito naman, exponential function din siya. Yung nga lang, instead of x, ito constant ito, di ba? So, e, if you have a constant, ang e is just a constant number. So, if you have a constant raised to a constant, this will just be constant. So, or you can still use rule number 8. Ang mangyayari lang dito, copy natin e squared times the derivative of constant. What's the derivative of constant? The derivative is 0. So, magsi-0 lang to because of the fact that this one is just constant. So, the derivative of this or y prime will just simply be this, right? So, saan galing yung ito? Ay, kukopyahin lang natin yung e to the 3x. Ay, e to the x. Ito naman, kukopya na yung e to the 3x and then multiply with the derivative of 3x kaya nagkaroon tayo ng 3 dito. Right? And then this one is just 0. Or simply, this is just constant. You can just simply say that the derivative of this will be 0. Or simplifying that, we have this. Okay? Next. So, let's have another one. How about this? So, to get the derivative of this, so same thing, ito naman, e to the u ulit ito, di ba? So, kukopyay natin yung buong e to the x squared minus 5 multiplied with the derivative of, what's the derivative of x squared? So, again, this is just x to the n. So, n, x to the n minus 1. So, this will just be 2x, right? And derivative of constant, 0, same thing with this derivative, this would be 0. So, we have this. Okay?
Malinaw po? So, ulit, saan galing yung 2x natin? Yung 2x ay galing sa derivative ng ating exponent. Derivative ng x squared, diba, bring down lang natin yung exponent, kaya naging 2x to the 2 minus 1, kaya naging x lang siya. We have 2x here. And then, derivative of 5, or rather negative 5, is 0, so wala ang CND. And plus the derivative of 3, so that would just be plus 0, kaya we don't need to write that. Okay? Malinaw ba? So, kung may question later, or if you want, if you need to ask something, just simply raise your hands. You can raise your hands. There is a button there in your Zoom that you can raise your hand so that I can know kung sino yung may tanong. Okay, next, number third example. How about this naman? So, how do we get the derivative of this? So, same thing. So, ito da yung ulit ito. So, kukopyahin natin to. Derivative ng 2x will be 2. And then derivative ng 5 is 0. So, magiging 2 e to the 2x plus 5. And then this one is just e to the x. So, we just copy that. Malinaw? Okay, next. How about this? Ito naman, I'm trying to incorporate the other theorems that we had. We had the quotient rule before. And then incorporate din natin yung rule number 7 and 8. So, with this, what we can do is, we just have to consider na ito yung u natin, ito yung v natin, right? So, paano natin kunin yung derivative ng quotient rule? So, first is, paano natin kukunin yan? Bago natin ipakita, we can consider na yung ating u ay yung ating numerator. Ay, kita ba? Kita. Ito. So, okay. So, we can say that na yung u natin is e to the x. Right? Nakikita ba? And then yung v natin, which is the denominator, is your 3 plus e to the 5x. Okay, can you follow? Nakikita? So, di ba kailangan natin kunin yung derivative nito pareha? So, u prime natin, since e to the x lang yan, so e to the x pa rin yung ating u prime. Right? Ang ating v prime, o yung derivative ng ating denominator, derivative ng 3 will be constant, so derivative ng 3 will be 0. Derivative ng e to the 5x, so copy na natin yung e to the 5x. And then, derivative ng 5x, so that would be 5. Bakit ba yung aking marker? Walang tinta. Nakikita nyo ba? Woohoo! Mag-wave naman kayo dyan. No? Naiintindihan nyo o na bigets yung sinasabi ko o mag-uramentado kayo dyan kung hindi nyo maintindihan. Malinaw ba? Yes, RB? Medyo malabo po yung sulat. Ayun. Ulitin natin. Ito. Mas naging ganito yung aking marker. Nakikita na siya. Ito yung U natin. Makapunin na ang ko yung aking ilaw. Ayan. U natin is 3 plus e to the 5x. Ito lang yung numerator. Yung numerator at saka denominator natin, di ba? Ito yung numerator e to the 3, e to the x, at denominator natin is 3 plus e to the 5x. So pag ginawa natin yung derivative nila, derivative ng e to the x is still u prime, is just still e to the x. Okay, the same, di ba? Rule number 7. And then rule number 8, if we get the derivative of e to the 5x, magiging kukopyahin lang natin yung e to the 5x, okay, which is e to the 5x. Okay? And then, times derivative ng 5x, ano yung derivative ng 5x? That will just be 5. So, we have 5. Okay? Nakuha? So, with this, we can now use this 2, actually this 4, to get the derivative of a quotient. Diba? Yung derivative ng quotient natin ulit, diba? Low di high minus high di low. So, we have low, which is the denominator. So, 3 plus e to the 5x times the derivative of the numerator. Okay?
derivative of the numerator minus, copy the numerator, derivative of the denominator all over v squared. That's why we have this. Okay? Malinaw po ba? Yan, nakuha yan. So, ito yung ating numerator, derivative nung denominator, okay, so which is just the same as the numerator, minus yung ating numerator, derivative naman nung denominator, kaya meron tayong 5e to the 5x, all over the square nung ating denominator, kaya meron tayong. Okay, malino po yun? So, if you try to simplify this, it will just be this. So, paano naging ganyan yan? So, dinistribute lang ito. So 3 times e to the x or e to the 3x, 3e to the x rather. And then ito nagiging, di ba pag the same base, so with the exponent, we add, di ba? So 5x plus x, kaya naging 6x ito. And then ito naman, ganun din. So e to the x, e to the 5x, same base, so we add, so kaya nagkaroon tayo ng e to the 6x. And then minus, lagi lang natin yung constant 5. Simplifying this further, ito same na to, di ba? Same lang ito, similar term, so we just subtract. So we have this. Okay, so this will be your final answer. Any question? Wala? Okay, let's have the next one. Ito naman. Okay, this is very similar to the number 2 example. So, ganun ulit. Copyin lang natin ito, derivative ng x cubed minus 1. So, derivative ng x cubed magiging 3x squared. Ito, derivative ng negative x magiging negative 1. So, that's why we have this. Okay? Or simply this. Any question? Wala. Malinaw ba, guys? Okay. So, how about this? Yung kung kanina, yung example number 4 is on quotient rule, ito naman, notice, kapag may nakita kayong x, di ba, na iminumultiply, laging tatandaan ang gagamitin na natin dito is yung product rule. So, using product rule, copyin lang natin yung unang factor, derivative ng second, plus copy the second factor, derivative of the first. That's why we have this. Okay? So, saan galing itong x squared natin na unang term dito, x squared? Ito ay galing sa unang factor na x squared. Can you follow? And then, ito, derivative na nito. Anong derivative ng e to the x cubed? Copyahin si e to the x cubed, andito. And then, derivative ng x squared, so 3x to the 2, 3 minus 1, kaya naging 3x squared. So, meron tayo nito. And then, ito naman, copyahin natin yung pangalawang factor, e to the x cubed, multiplied with the derivative of x squared, kaya meron tayong 2x. Okay, and then, simplify na lang natin, so we have this. So, same base lang ito, di ba? So, x squared times x squared, kaya naging x to the 4th. And then, ito, nilipat ko lang sa kabila. Okay, malinaw? Okay, next. So, ito later na to. So, malinaw ba yun, guys? So, medyo nabombard na tayo ng examples on rule number 7, 8 together with rule number 5 and 6, yung product and then quotient rule. Okay, so may tanong po ba? Yes, Pasqua, do you have question? May tanong po ba, Pasqua? Wala. Walang tanong. Yan po yun. Boring yun namang kausap. Kausap. Wala man lang nagtatanong. Magtanong kaya kayo. Ngayon yun. Sir, ako sir. Ano yun? Sige. Lagi pong ano yun, letter E? Or may ibang letter po?
Actually, may ibang number. Yung E na yun, hindi siya letter ha. Constant number yun. Kung makikita nyo sa calculator nyo, yun yung E na number na 2.171. So this, that's actually a constant number. So it's a number. Okay? Malinaw. So kapag ibang number, iba yung, may slight difference lang, magkakaroon lang ng konting diff, meron lang tayong idadagdag doon. So actually you just have to add natural ln of that base. Okay? Nasagot ba? Apo sir, salamat po. Salamat po. Okay, so para mas malinaw, I think I can show you here. Kapag meron kang any base, a to the x, okay, so any number a, if you get the derivative of this, the derivative of this with respect a to the u na lang kaya. O a to the x muna. Okay, pag a naman, ang gagawin nyo lang, kukopyan nyo pa rin yung a to the x, kaso mumultiply mo siya ng ln a. Okay? Okay, meron lang ln a. So pag ito ko, pag e kasi ito, ln of e is just 1, kaya nawawala yung ln e. Okay? Naputol na to. So balik na lang tayo ulit ha pag naputol. Ulit na lang tayo ng isa pa. Okay? Malinaw po. So kapag ito naman ay u na ulit, a to the u, ln a, times derivative ng ating u ulit. So ganun lang siya. So parang nagdagdag lang tayo ng ln of a. Kapag ang ating exponent, ang ating base ng ating exponential function is not the natural exponential number. Si Mr. Reales, pwede po ba makita yung una at pangalawa niyong present kanina? Ano yung una at pangalawa? Hindi ko na maalala kung aling doon. Anyway, I'll still be uploading this. You can watch this again in my YouTube account. Okay, I'll be uploading it in YouTube again para makita nung mga nali. Okay? So, I think we'll just wait for... meron pa lang 8 minutes. So, another example. Okay, so now how about if we have yung ating natural exponential? Natural logarithm or logarithms naman tayo. Okay, if you would remember, we have 8 minutes. Okay, ito. So ito naman, natural logarithm ito. So similarly to your rule number 7 and 8, ito kasi hindi ito logarithm din to guys ha. Logarithm, yun nga lang ang base ay e kaya natural logarithm. Okay? So kapag nag-iba naman yung base, ganun din magdadagdag lang tayo ng konting wait lang. Okay? So, meron lang idadagdag dito later on. But for now, ito muna gawin natin. So, to get the derivative, let's have an example. I think I have a few examples here. Okay, ito. Okay. Let's example. Just make one. So to get the derivative, for example, let's have I think
y natin ay y equals sa ln of nakikita nyo ba yung ginagawa ko guys? Mare 2x plus 5. Okay, very simple muna tayo. How do we find the derivative of this? Okay. Okay. So to get the derivative of this guys, so all you have to do again is to get y prime. Sulatan natin si y prime. Okay. And then ang derivative ng ln x, di ba, is, if you would remember, is we will be placing the argument dun sa denominator. Okay? So yung 2x plus 5, ilalagay lang natin sa denominator, 2x plus 5. Okay? And then, sa numerator, kukunin lang natin yung derivative ng 2x plus 5. So anong derivative ng 2x plus 5? That will just be 2. So yun yung derivative. Yun lang kasimple. Malinaw? Malinaw ba guys? Woohoo! Malinaw ba yan? Okay. May mga nag- So, another one. Let's have one more. Kali yung dito sa aking all right, let's have another one. Let's make it number 2. Okay, so, gawin natin medyo samahan natin ng exponential function, di ba? Yung nasa loob. Okay. Gawin natin siyang e to the say 2x and then lagdagan natin dito na x squared. Sorry. X. Ayan yan. Ayan yan mapunta dun sa loob. X cube. Ayan. So, paano natin kunin yung derivative nito? Okay. To get the derivative of this, again, it will just be your y prime. So, laging tatanda na pag derivative, magiging y prime na siya. Okay. And then, ang magiging derivative ng ln u, ulitin natin, anong mangyayari? Ilalagay lang natin sa denominator. Okay. So, ilalagay natin sa denominator yung tinanggal natin kanina. Ay, nawala. Sorry. Pwede natin kopyahin lang natin itong ito. Ito nasa dito. Ilalagay lang natin sa buo sa denominator. Yan. Tapos, yung numerator, kukunin lang natin derivative nito. Ano yung derivative ng e to the 2x? Magiging kopya natin. 2. Kopya. Tama. Kukopyahin natin yan. Tapos, derivative pa ng 2x. Ano yung derivative ng 2x? Magiging 2 po. Right? And then, okay, plus, ay, sorry. Tapos plus, itong x cube, anong derivative ng x cube? 3x squared po. Okay, magiging 3x squared, di ba? O, x squared, bawasan natin ito ng isa. So, yun na yun. Malinaw? May tanong po ba? Okay, isa pa. Gawin nating medyo mas masaya-saya ng konti. Anong gusto niyong example, guys? Anong gusto niyong variation? Baka may naiisip kayong gustong itanong, pwede nating gawin. Anong gusto niyong gawin?
Lagyan natin dito ng... Pero yung madali lang po. Madali. Lahat naman madali. Baka po maglagay kayo ng fraction sa... Ay, ng fraction sa exponent. Fraction sa exponent. Exponent ng alin? Sir, ano example na din namin masasagot? Yun nga, kayo nga kaya magbigay ng tanong ng kwan kasi lahat yan masasagot ko pero ang tanong masasagot niyo ba? So dapat yung hindi niyo masasagot yun yung tanong niyo. Sa tingin niyo sir, ginaya masasagot? Ha? Ang hirap naman. Nung paano ko malalaman eh, kayo yan. Lahat naman ata. Sir, yung exponent po yung fraction. Alin yung fraction? Yung exponent po, fraction po. Exponent. Nasa natural logarithm tayo eh. Lagyan natin ng fraction sa loob. Gusto mo? Pwede po. Lagyan natin ng fraction sa loob. Dito. Ganun. Kunwari, lagyan natin ng 2x over... x squared 1. Okay na ba yan? Okay na sa inyo yan? Opo, sir. Opo, sir. Nakakapang. Okay, so to get the derivative. Okay. Pagandaan pala. Dahil pala ganito na lang. Hindi na ako kailangan magsulat. No? Dito na lang. Mas pakikita niyo pa paano ginagawa. Y prime. So mangyayari, ilalagay natin ito. Control C. Ilalagay natin siya sa... Wait lang.